Sa temang Filipinism, what makes art Filipino? Ipinakita ng mga Pilipinong pintor sa kanilang canvas ang kanilang mga kinalakihan at mga alaala sa Pilipinas. Itinampok sa exhibit ang mga obra nina Batilio, Yelcast, Frederick Ipestola, Eric Punzalan, Doy Castillo at Lerma Julian sa Abla Ababo Gallery sa Rabat, Morocco. Masaya-masaya ako and proud ako na inirepresent natin ang Philippine arts and culture dito sa Morocco. Napakalaki pong tulong ang ma-expose ang ating mga gawang sining ng mga Pilipino na ma-expose sa ibang bansa kasi napapalawak natin or napapakilala natin ang sarili nating kultura at ang sarili nating sining. Patikim din ito sa nalalapit na selebrasyon ng 50th bilateral relations ng Pilipinas at Morocco. Ang purpose po ng ating exhibit primarily is to create awareness with the Moroccan public of what Philippine art is. And in this particular case, Filipinism, which is what makes art Filipino. And of course, since we are coming to the almost the 50th anniversary of Philippines-Morocco diplomatic relations in 2025, this first major art exhibit of Viaje 3 will be part of the celebrations of these diplomatic relations. Bumilib naman sa mga obrang Pinoy ang mga dumalo na karamihan ay bahagi ng diplomatic community. It has a lot of colors and it's very lively. It speaks to a lot of people. That's what I felt. I think it's very important for people here in Africa as well to get access to Philippine art. And these paintings here represented for me a very interesting selection of what Filipino art represents, being colorful. May libreng workshops din ang mga pintor sa paggamit ng oil pastel at short lecture tungkol sa kasaysayan ng sining. Marami po ang natutunan ngayon at ang ganda-ganda, nakaka-relieve ng stress. Ayan po sample. Pinaka-importante natutunan ko ay ang art ko ay expression. Aside from making this bridge, cultural bridge between the Philippines and Morocco, we can also utilize this project as a humanitarian effort to help our brothers and sisters in Morocco. Matagumpay po yung ating exhibit at marami ang mga piyesa na napili ng mga manunood. Sa aking parte ay iilan na lang ang natira. Ang perang nalikom mula sa mga nabiling paintings ay idodonate sa Education Fund ng mga biktima ng lindol sa Morocco noong September 2023. Rose Eclarinal, ABS-CBN News.